So hey, what's up guys? So after today's video, I'm going to give the information for the giveaway. So please watch carefully. So ayun. Before you came round, my heart would never be much faster. Before you came round, I was ready to slow down. So hey yo, what's up guys? So today's video will be about answering your questions. Yeah, your questions. So, ayun nga, kasi nag-post ako sa my day ko ng ask me anything. So, eto na nga yung mga ano, yung mga tanong. So, it's not a lot of questions. Maybe it's just I think it's just 5 or something like that. Maybe 4 or 5. So, ayun nga, let's start. But first, I'm going to find my iPhone. Nandun kasi yung mga ano, yung mga tanong. In-screenshot ko doon. So, wait lang. Babalik ako. So, ayun na nga. Nakita ko na. Ito na ulit siya. So, ito na. Let's start with... Igyash Lazaro. So, ito. Birthday nito ngayon. Happy, happy birthday sa'yo. Shout out sa'yo. So, ang tanong niya is, sports car or big bike? Parang maganda eh. So for me it's sports car kasi sports car umaraw man umulan di sasablay. De joke lang. Kasi rain or shine nga magagamit mo siya. Makakapasok ka sa trabaho, makakapag-stroll ka kahit umuulan. Makakapag-gala ka talaga kahit saan mo gustong pumunta. Pumunta ka na siya ito kung gusto mo. Basta may kalsada. So, ito na. So, ayun nga. Kasi sa may big bike, I think motorcycles are, ayun, masyadong ang ano, takaw aksidente. Pero, so far, hindi pa naman ako na-aksidente ng ano dahil sa, ano, hindi yung hindi ganun kalala. Actually, na-aksidente na ako. Lasing naman kasi ako nun. Ayun. After ng pageant, swimming, tapos inuman. Wow! Ang galing! Bravo! So, ayun. Lapnos lang naman yung ano ko. Yung binti ko. Nadikit sa tambucho, tumuod ng kusa yung motor sa akin. So, ito na nga. Next question! So, ayun. For me, sports car talaga siya. Dahil nga, ayun. Pero I think nasa tao rin naman yun. Kung mag-iingat ka, wala namang mangyayari sa yung masama. Kaya kahit alin piliin mo, go lang. So next question is from Abigail Atacador. So, ayun. Shout out sa'yo, Ate Abby. Kaka-chat ko pa lang sa'yo kanina. Miss you. So, eto. Bakit daw ang itim? Sakit. So, ayun. Alam naman natin na tropical country itong ano, yung country natin, Philippines. Google! So, ito na nga. So, syempre, hindi natin maiiwasan yung ano, yung, alam niyo na, yung maging ano yung kulay natin. So, ito. Ito kasi. Ano tawag dito? College. So, college student ako. Araw-araw, nagmamotor ako. From here in my house, San Miguel, to San Ildefonso. Nakasingle ako. Minsan, wala pa akong jacket. Ang galing! wala akong cover sa, ano, sa braso, sa mukha ko. Bahala na, masunog. Okay lang naman, kasi komportable naman ako sa, ano, sa skin tone ko. Really, nigga? So, ayun, okay lang sa akin kahit na masunog yung ano, balat ko. So, ayun. Alam nyo kasi, mas lalaki tingnan yung ano, yung ganitong skin tone. Kesa yung sobrang puti mo, ganito, ganyan. Alam mo yung minsan mapapagkamalan kang bakla dahil dun sa sobrang puti mo. Siyempre, ikaw lalaki ka, parang nakakabastos naman yun sa'yo, diba? So, ayun, kaya mas pinipili ko ganitong kulay and mas komportable ako sa ganito. Actually, I love this color. Love this skin tone. So, ito rin yung dahilan kung paano, kung bakit ako nakakapasok sa mga modeling, sa pageantry. So, kaya kung ako sa inyo, pinopromote ko na yung ganitong skin tone. So, ayun nga.
So, ayun. Elementary and high school. Ayan. Madalas kasi ako mag-swimming yan. And gala rin ako noon. Puro bike ako. So, ayun. As you can see. Ayun. Madalas talaga ako nakabilad. So, eto naman. From work. Ah, hindi. From house to work. So, ngayon kasi sa Pasay ako naka-base. Sa Pasay yung main office namin. So, ayun. Naglalakad lang ako simula bahay hanggang office. Ayun. Medyo nabibilad pa rin. Pero okay naman. Pumusyaw naman ng konti yung kulay ko for past few months. Wala rin naman akong ginagamit na kahit anong ano product na whitening product. Do may mga nag-offer sa akin na uy, gumamit ka ng ganito, ganyan. Yung, eto effective to, yung ganito. Ayoko magbanggit ng ano ng brand. So, ayun. May mga nag-aaya rin sa akin na sumali sa mga tawag dito, pyramid ba yun? Ganun. Gagawin lang, gumamit ka ng product nila. Ayan. So, ayoko kasi natatakot din ako. Baka may maging side effect sa health ko. Ayoko rin naman na magkaroon ng ganun. So, ayun. Tsaka, based on my recent research, mas prone sa skin cancer yung mga ano, yung mga mapuputi. Kaya contento na talaga ako sa ganitong gulay. So, ayun. Let's move on to the next question. So, the next question is from ano ito? Akisha. So, ito. Ito, makulit ito eh. Ang tanong niya, bakit ang liit ni Kayla? Wow. Yan talaga itanong mo. Wait lang ha. Pagkakatanda ako, magka-height lang kayo eh. So, ayun. Bakit ang liit ni Kayla? I believe sa ano yan? Sa jeans yan. So, ayun. Pero para sa akin, sakto pa lang naman yung height nyo sa age nyo. Para sa akin ha. Ako mo para sa kanya. So, ayun nga. For me, based on genes. Genetic ka na. Yeah. Next is, eto, nakalimutan kong isama yung ano, yung pangalan. So, ano ang ibig sabihin ng, kung mapapanaginipan mo yung isang tao na matagal mo nang di nakakasama, ano ibig sabihin nun? Paano? Ang gulo. Medyo magulo yung tanong. Medyo magulo yung tanong. So, I think may something na mangyayari in the future. Kasi sa akin madalas din mangyayari yan. Parang, ang nangyayari is, like nung, before kami maghiwalay, ni, ano, ayoko mag-drop, name drop. So, ayun, bago kami maghiwalay ni Elle, napanaginipan ko siya, nasa school ako, then, may biglang gumuhong bridge. And I rescue someone. So, after kong i-rescue yung ano, yung tao na yon, paglingon ko sa likod ko, wala na siya. So, ayun. Parang, ang nangyayari kasi pagka ganun, parang prediction ng future. So, ewan ko lang, sa panaginip mo, bakit ano? Bakit ganun? So, maybe may mangyayari nga. Malay mo, may gusto pala sa yun. So, malay mo, aamin na pala. Magkakajawa ka na. Hindi, joke lang. Malay mo, ganun nga, di ba? So, next. Nakakailang tanong na ba? So, ito, from Micaela Mawin. Bakit bitch ka? Wow. So, ito, kagood ko naman kasi to. Eto, kahit ano itawag sa akin, ito okay lang sa akin. Kasi parang ano ko na to eh. Parang, tawag dito, baby sister, ganun. Younger sister. So, ito, ayun. Bitch din naman tawag ko sa kanya, yamo siya. Hindi, kagood ko naman, kaka-close ko talaga to sobra. Ba itong bata na to makulit lang. Sobra, sobrang kulit. Pam! Huwag magulo.
So next is from Regine. Woo! Charot lang. So ito. Ang question niya is, willing ka bang hintayin si Ate J kahit abutin pa ng 10 years? Ate J. Ah, okay. Si ano? Joy. Joy to the world. Ayun. So, pinangako sa sarili ko na hihintayin ko siya kahit ilang taon pa. Last 2 years, pinangako ko yun sa sarili ko. So, ayun, naka 2 years na. Almost 3 years na din ako naghihintay. So, ayun. Lumalabas naman kami kahit papano. Kaso may, minsan may mga kasamang kaibigan. Kaibigan niya. Ganito. Kaibigan namin. So, pero okay lang. Alam mo kasi, napakadami kong ano, na-experience sa kanya na hindi ko pa na-experience. Like, dumaan kami sa... Ewan ko, anong lugar ba yun? Hindi ko kasi alam yung daan na yun talaga. Pero sabi niya, shortcut daw. Then, I trust her. So, ayun. Kahit umuulan, oh my God. Ayoko, kikiligin na naman ang pagkain na lalaki. So, ayun. Ang dami ko na-experience sa kanya. Kahit nga yung unang... Punta ko sa ano, sa cinema. Siya yung kasama ko. Kami lang dalawa, oh my God. ayun. So, I enjoy na, ano, yung mga moments naman namin dalawa. Do, wala pang ano, nangyayari. So, ayun. Sabi niya, hindi pa siya ready. And, I don't think so. Bahala na, okay lang yan. So, ayun. Okay lang naman sa akin kahit maghintay ako. Kaso, alam mo yung pain pagka makikita mo siya na magpo-post ng ganito about sa crush niya. Oh my God. It hurts. Ang drama. Putik. So, ayun. Puro na lang ako so ayun eh, no? Handa naman ako maghintay sa kanya. Kaso, minsan, kailangan mo ring magising sa katotohanan. Magising ka sa realidad na ang buhay hindi parang Wattpad. Na matutupad lahat ng mga pangarap mo. Although, pwede naman siyang matupad talaga. Kaso, yung mga dreams na halimbawa, eto, si architect ganito, si doctor ganyan. So, ayun. Alam naman natin na, ano, destiny lang makakapagsabi kung para talaga kayo sa isa't isa. So, yeah. I trust destiny. Bahala na. Kung kanino ako mapunta, go. Sa mga magtatanong naman na kung may girlfriend ako o wala, wala po. Straight to the point, wala. Wala. Kasi nga, naghihintay ako. Oo, may tinatawag akong love. Sa my day ko, pinopost ko siya. Pero, friend ko lang yun. Paano ba papaliwanag to? So, ayun. Naging instant girlfriend ko siya. Back then, I think last year. Then, tumagal kami ng 1 week lang ata. Nani? Kasi instant lang naman din. So, ang tendency kasi, para sa akin, pag mabilis mong nakuha, mabilis din siyang mawawala. So, ayun nga ang nangyari. So, I think, hindi talaga siya para sa akin. And I don't deserve a girl like her na ipagpapalit ka sa malapit. Though, ang dami kong kakilalang ganyan, I experience a lot of tag dito, cheaters, liars. Yes. Meron pa. Yung tipong kami, pero alam niyo yun, bigla siyang nagpapaligaw sa iba. Nahuli ko lang yun siya do magka-text kami. Kahit magkasama kami, nagta-text kami. Para kaming tanga nun. Tapos, one night, kasama ko siya. Tawag dito.
ano tawag doon? Sinorpresa ko siya. So, ayun. Nagulat siya. Nakita ko yung mga nagte-text sa cellphone niya. So, ayun nga. Yun lang. Then, after that, wala nang paliwanag. Breakup na agad. So, ayoko kasi nung niloloko talaga ako. Ayoko nung nagsisinungaling sa akin. Ayoko nung parang gagamitin lang ako. Gusto ko, pagka ikaw naging girlfriend ko, ikaw na yung huli. Kaso, meron talaga mga babae na feeling maganda talaga na yung tipong magpapaligaw. Tapos, mabasta rin ka lang. Alam mo yun, parang tanga. Bakit kanya i-entertain kung ganun lang din yung gagawin sa'yo? Naman ko. Tapos meron pa one time, taga Bukaw ito. Malupit eh. Andito ako sa San Miguel, nag-aaral ako sa SI, nag-chat. Punta daw ako sa kanila, inom kami. Wow, trabaho ba ng babae yun? Gawain ba ng babae yun? Sabi ko, hindi ako pwede. Hindi ako pwede. Dahil nga nag-aaral ako. So, ang sabi niya, dito ka na lang muna ikaw matulog. Wow. So, ano? Magkasama kami doon. So, syempre, alam ko naman na pagka ganun, syempre may alak. Alam ko naman yung gustong mangyari nun. Though, ayokong gawin yun. Kasi I promise to myself na hindi ko gagawin yun hanggat hindi ako kinakasal. So, ayun. Kasal muna bago yun. Ayokong gumawa ng mga bagay na hindi naman according sa plan. Though, God has a plan to all of us. So, ayun. So, eto nga pala. I forgot na magpapag-giveaway ako ng 3 50 pesos loads. Dahil nga na hit ko na yung 50 subscribers. So, ayun. All you need to do is, wait a minute. Watch videos, okay. Watch videos. Watch my videos, then hit like, and, subscribe, then, ring the bell button. If you like this video, please hit like button right now. So, goodbye.